Last week ay nagsimula ho tayo ng panibagong lesson, series lesson, at ito ay pinamagatan ho natin, The Need of Prayer and the Word. Kailan ho? Oh, it's not tomorrow. It's not next week. You need prayer. We need the Word of God today. Ngayon ho natin kailangan ang pananalangin, tumatagpalalo sa pananalangin. Ngayon natin kailangan ang salita ng Diyos na gagabay sa atin para tayo ay tumatag sa pananampalataya. So last week, sinimulan ho natin, ito, ang una nating tiningnan is about prayer. So, nakita ho natin na mahalaga ang prayer kasi ho, kung mapapansin ninyo sa atin ng kapanahonan sa ngayon, laganap po ang kasamaan, mababatbat daw ang kahirapan ayon sa isinulat ni Timothy sa 2 Timothy chapter 3 verse 1. Sinabi ho doon na mababatbat ng kahirapan ang mga huling araw. At dahil po sa paglaganap ng kasamaan ayon naman kay Matthew chapter 24 verse 12. Dahil sa paglaganap ng kasamaan, manlalamig ang pag-ibig ng karamihan. So ako mismo bilang isa sa mga pastor ng church na ito, ay masasabi ko sa inyo personally that without prayer, no one could live a life that God wants us to have in this world. Imposible ho na sa kung wala ho itong panalangin ho, maabot ho natin yung mga tao na kailangan pa ho nating abutin. Without prayer, it is impossible na mapanatili ho natin na matatag ang samahan sa loob ng ating mga tahanan. Without prayer, ay imposible ho na lalago ang atin hong mga small group. At higit sa lahat, without prayer, there is no guarantee na pwede kang makatayo na matatag sa iyong pananampalataya. Personally, that's my stand as a pastor, that without prayer, I could never stand you right now and bring you the Word of God. So balikan ho natin ang James chapter 4 verse 2 na tinignan ho natin last week at basahin ho natin ito. Sabi ho dyan sa James chapter 2, ang titingnan ho natin dyan yung last part na ho. Hindi ninyo nakakamtan ang inyong minimiti, ang phrase ho na inuulit-ulit ho dyan, sapagkat hindi kayo humingi sa Diyos. So dyan mayroon hong makikita ho that whatever a Christian could have from God is dependent to ito sa kanya hong prayer. So pansinin ho ninyo dito ano? Kung minimiti mo na maging maayos ang inyong pamilya, maging maayos ang iyong samahan bilang mag-asawa, ano ang sabi ni James? Hingin natin ito sa Diyos. Kung minimiti mo na magkaroon ng trabaho, halimbawa, gusto mo ng mas mataas na sahod, kanino mo ito hingin? Sa Diyos. Kung gusto mong gumaling ka na mula sa sakit at karamdaman, kanino mo ito hingin? Kay Lord. At ito pa ho, mga kabataan, kung gusto mo ng dagdag na baon, sino ang kakausapin mo? Si Lord muna bago si nanay at si tatay. At ito naman ho, mga singles, kung naghahanap ka ng Mr. Right at gusto mong makatagpo na si Miss Beautiful, kanino mo ito hingin? Yan. Tama ang sagot nating lahat. Ngayon naman, isa pang katuruan ni James ang ating titingnan at ito ay patungkol pa rin dito sa pananalangin kasi hindi lang yan ang itinuro ni James about prayer. Makikita ho natin ito sa James chapter 5 starting verse 16. Ito po, konting background lang ho kasi. Patungkol dito. Mula pa noon kasi, ay may kaisipan na ang tao na ang panalangin ay para lamang doon sa mga taong may special calling o di kaya doon lamang sa mga gifted. At dahil sila ay gifted, kaya ang galing nilang mag-pray. Minsan mayroon na tayong ganong klaseng kaisipan. Ang sabi naman ng ilan, di ba alam na ni Lord ang atin hong mga pangangailangan? Ay ba't ipapaalam ko pa ito sa Kanya? Para naman ho sa ilan. Ba't ko pa ako mananalangin gayong kayang-kaya naman ni Lord na ipagkaloob sa akin ang lahat ng bagay dahil in reality, mas alam pa ni Lord kung ano ang kailangan ko kaysa pagkaalam ko na kailangan ko. Ang lahat ng yun ay totoo. Pero hindi ho nangangahulugan na ini-excuse na ho tayo ni Lord
Sa pagpipray, kahit alam na ho yan ni Lord, kahit kayang-kaya ni Lord, kahit totoo po na sa iba ho, mayroon ho talagang magagaling magpray, pero hindi ho ito excuse para sa lahat ng mana ng palataya na hindi matututuhan itong magpray. Ngayon, dito po sa ating lahat na narito, sino ang gusto hong matuto pa lalong magpray? Pakitaas po ng kamay. Oh, salamat ho sa Diyos sa seriousness ninyo na yan. Ngayon, samahan niyo akong basahin itong James chapter 5 starting sa verse 16 at saka himay-himayin ho natin ito verse by verse kasi dyan sa mga verses na yan, makikita ho natin kung totoo nga yung ilang pananaw about prayer na binanggit ko sa inyo kanina. Okay? Samahan niyo akong basahin ho ito sa English. The effective fervent prayer of a righteous man avails much. Okay, doon lang humuna tayo. The effective, ang sabi ko dyan, yung mabisa, yung fervent, yung mataimtim na panalangin ng taong matuwid. The fervent prayer of a righteous man avails much. Gusto kong unahin humuna itong word dito na a righteous man. Totoo po na pagka tayo ay mayroon pong nakatagong kasalanan sa atin pong mga puso, ang hirap pong manalangin. Pero ang binabanggit dito ng Bible, a righteous man. Pero gusto ko na maging maliwanag sa ating lahat na narito. Kung ikaw ay tumanggap kay Jesucristo bilang sariling Panginoon at tagapagligtas ng buhay mo at seryoso ka na lumapit sa Diyos, at sinabi mo sa kanya, Panginoon, kailangan kita sa aking buhay. Gusto ko na ikaw na ang maghari sa aking buhay mula ngayon. In short, tinanggap mo si Jesus, pinagsisihan mo ang iyong kasalanan. In the sight of God, you are righteous. So kung ang sino man na narito ay gumawa na niyan, ibig sabihin, in the sight of God, you are righteous. So sa mga tuwid ho, hindi mo pwedeng excuse ang sarili mo na hindi ka pwedeng magpray. At ang sabi ho dyan, the effective fervent prayer of a righteous man. Oh, praise God. Lahat pala ng narito ay pwede hong mag-pray effectively. Lahat pala ng narito ay pwedeng mag-pray ng fervently. At ngayon ho, tingnan ho natin kung ano itong word for word na meaning ho nito. Ang sabi ho dyan, effective. Ano ang ibig sabihin ng effective? Sa Tagalog ho niyan, mabisa. Pag tinignan ho natin ho yung ibang meaning ho niyan, pag sinabi ho na ang prayer ho ng righteous man na effective, it is definite. Na ang ibig sabihin ho niyan, it is operative. Magkakaroon ho yan ng result. Yun yung ang ibig sabihin ng effective, nagkakaroon ng resulta. So ibig sabihin ho niyan, lahat tayo na narito ay pwedeng mag-pray na magkakaroon ng may resulta. Ito pa ho, may binanggit pa ho dyan na fervent, may fervency. Pag tinignan ho natin ang iba pa hong meaning ho niyan, it is determined. At pag pinalawak pa ho natin yan, it is with intensity. Pag sinabi na natin na with intensity, it depends upon the situation. Mamaya makikita ho natin, pagka matindi na ho talaga ang problema ho, ang kailangang manalangin na ayang buong church. Pero ito ang gusto ko na maintindihan natin. Lahat tayo na narito ay pwedeng mag-pray with fervency. Ang ibig kong sabihin dito, yung kanyang isip, yung kanyang puso, dala nung kanyang panalangin no sa Diyos. Yun no yung uri ng panalangin na ayaw niyang tumigil hanggat hindi niya nararanasan na ang Diyos ay nasa harap niya at nagsasabi, your prayers are granted. Yun yun ang ibig sabihin ng the effective and fervent prayer of a righteous man avail much. Ano ang ibig sabihin ng avail much? To be strong, to exercise power. It is able. Ang ibig pang sabihin nun yan, it can do much work. Makapangyarihan ho yan at mabisa. So sa mga katuwido, ito ang gusto kong sabihin sa bawat isa sa atin na narito. Anyone here, nung tumanggap po tayo kay Jesus bilang sariling Panginoon at tagapagligtas, we have been made righteous before God. At dahil naging righteous tayo sa harapan ho ng Diyos, tayo ay kanyang naging anak. Sinong tatayo ba dito ang hindi makinig pagka ang kanyang anak ay nakikipag-usap sa kanya?
Kung tayo ng mga magulang, hindi natin matiis na hindi tulungan ang ating anak, how much more our loving and our heavenly Father. Kaya yun yung dahilan kung bakit, dahil kay Jesucristo, nung tinanggap po natin siya, naging matuwid tayo sa harapan ho ng Diyos, yun yung dahilan kung bakit tayo ay makakapag-pray ng effective, ng fervent prayer, and for sure, it will accomplish what it says, what we ask from God. So definite and determined prayer exerts much power. Sa iba, o pwede ho natin ibahin ho yan. Definite and determined prayer can do much work. Pero ito ho, nagpe-pray ka ba? Andun ho kasi yung malaking question mark eh. Walang problema sa Diyos ho, nasagutin ang atin ho mga panalangin. But do we pray with faith? Do we pray with fervency? Pag sinabing fervency, seryoso ho ba tayo sa atin ng pagingi sa Diyos? Hindi ho ba ito nababago? Sakali hong hindi lang tinugon ng Panginoon ngayon, nagbago ho kaagad. Eh ang sabi ho ng salita ng Diyos, yung ganong klaseng mga tao na pabago-bago ang isip, ay huwag hong mag-expect na tatanggap mula sa Diyos. So pag sinabi ho dito ng fervency, you know that you need it very, very much. Alam mo na kailangan mo yun. Alam mo na yun o yung narapat sa'yo. At dahil alam mo na yun ang narapat sa'yo, then you come to God with fervency, with urgency. Yun ubang pag nanalangin ka ho, dalaho yung buong pagkatao mo doon sa yung pagdulog sa Diyos. Hindi lamang ho present ho yung ating physical ho na katawan, kundi ang atin ng espiritu, yung atin ng kaluluwa, yung ating kaisipan, yung ating buong pagkatao. Yung spirit, soul, and body, doon ho nakatuon. Tuon ho ito sa Diyos ho. Pag nagpipray ang isip, hindi tumatakbo sa iba. Kundi nandoon sa Diyos, nakafocus sa Diyos, na kanya hong tinatawagan. At pag mangyari ho yun, o nagawa ho natin yun, tiyak ho, our prayer, dahil ikaw ay righteous, it will avail much. For sure, God will answer it. Okay, tingnan ho natin ho yung pangalawa. Ito ho. So ngayon, yung tanong ho kanina, meron ho bang mga special na gifted? Meron hong ganon, pero hindi ka ho excuse kasi ikaw ay righteous. Righteous ka. So, makakapag-pray ka at magkakaroon ito ng result. Okay, ito naman ho. Yung verse 17, sabi diyan, Elijah was a man with a nature like ours. Ibig sabihin ho niyan, kung ano ang nararamdaman mo, nararamdaman din ho yan ni Elijah. Katunayan nga ho, kung tayo ay nadi-discourage, yan din, nadi-discourage din ang tao na yan. Pero yan ho yung tao na ginamit ng Diyos para ho magpakita ng napakatinding himala sa bansang Israel nung kanya hong kapanahunan. Pero kung papansinin ho ninyo, hindi yun ang binigyang diin ni James yung kanyang mga miracles na nagawa. Ang binigyan ng diin ho dito ni James, ang kanyang nakita, kaya ginamit ng Diyos si Elijah na makapagpakita ng maraming himala ay dahil sa kanyang prayer life. Sabi niyan, Elijah was a man with a nature like ours, and he prayed earnestly that it would not rain, and it did not rain on the land for 3 years and 6 months. Sabi ho dyan, Elijah was a man with a nature like ours. Kung nadi-discourage ka, ganun din ho yun ang tao na yan na binanggit ho dyan. Pero baka mayroon hong kulang, kaya hindi ho natin nararanasan ang kapangyarihan ho ng Diyos. Dahil dyan si Elijah na binabanggit, ang pagka-present sa kanya ni James, he is a man of prayer. Elijah was a man like ours. Ordinaryong tao ho yan. Ordinaryong tao lang ho yan. Kagaya ninyo na nakaupo ho dyan. Kagaya ko na nakatayo ho dito. Pero bakit ho siya nakapag-accomplish ng great, mighty, tremendous things or extraordinary things? Bakit nagawa ho niya yun? Kaya ho naka-accomplish ho siya ng mga extraordinary things kasi kahit na ang tao na yan ay ordinaryo sa paningin ng karaniwang tao, bakit ho siya nakapag-accomplish ng extraordinary things?
ang reason. He knows how to pray. He knows how to commune. He knows how to get an audience with the Heavenly Father. So anong makikita ho natin dyan sa verse 17 ho na yan? Ordinary people who prays accomplishes extraordinary things. Yan po ang ating makikita ho dyan. Ordinary people, just like you and me, but if both of us will pray, pareho tayo na makakapag-accomplish ng extraordinary things. Oh, napakabuti ho ng atin hong Panginoon ho. Ganun ho siya kung kumilos sa mga tao na nagtitiwala ho sa Kanya. I am nothing before you, but with God in me, I could become somebody. Tuloy ho natin yung verse 18. Ito ho yung sabi ho dyan. And he prayed again, and the heaven gave rain, and the earth produced its fruit. Ngayon, para maintindihan ho natin yan, gusto ko na tingnan ho natin ito sa New Living Translation. Yan, New Living Translation, sa 1 Kings chapter 18, verse 1. After many months passed, in the third year of the drought, the Lord said to Elijah. Ito, gusto ko na makita natin ito. The Lord said to Elijah. So ito ho yung gusto ng Lord na gawin ni Elijah. Hindi ho yan idea ni Elijah. Yun ang gusto ko na makita natin sa verse na yan. Go and present yourself to King Ahab. Tell him that I will soon send rain. Sa Tagalog po natin titingnan ang ano na to, yung verse na to. Pagkatapos ng mahabang panahon, sinabi ni Yahweh kay Elias, pumunta ka kay Akab, malapit na akong magpadala ng ulan sa lupaing ito. So ito po, dyan sa verse na yan, napaka-clear ho na idea ni Lord. Si Lord ang may gusto na magpadala na ng ulan. Kayang-kaya ho ba nagagawin ho yan ni Lord? Kayang-kaya. Kayang-kaya ho niya yan nagawin. Pero ito ang gusto ko natin hong makita. Kailan ho niya yan ginawa? Yun ang gusto ko na makita dito sa atin hong mga titingnan. Punta na ho tayo doon sa verse 42, New Living Translation. Kanina sa verse 1, gusto na ni Lord na magpadala ng ulan. Pero hindi ho siya kumilos hanggat walang tao na nanalangin ho nito. Nakuha niyo yung idea dito sa atin hong tinitingnan? Gusto na ni Lord na magpadala ng ulan. Gusto na ni Lord na magkaroon ka ng trabaho. Pero ito ho, hindi kumilos si Lord hanggat wala siyang nakitang tao na nagpray para dito. Kaya ano ho ang sabi ho sa Bible ho, yung atin hong Lord's Prayer? Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Yun ho yun ang application ho nung verse na yan dito sa atin hong tinitingnan. May plano si Lord na magpaulan. At ang plano niya, may experience ho yun nung taga-Israelites. Kaso lang, kung mapapansin ho ninyo, wala siyang ginawang pagkilos hanggat wala siyang nakitang tao na nananalangin. So probably ho, baka ang prayers natin ang absent, kaya wala hong mga small groups sa ibang lugar ng Naik. Baka prayers natin ang absent, wala hong makita ang Diyos na panalangin, walang ipinaabot na panalangin sa Diyos patungkol sa asawa mo na hanggang ngayon ay hindi pa Christian. Sa mga kamag-anak natin na hindi pa Christian, baka yun ang absent. Baka yun ang missing link, yung prayer. Ituloy ho natin yan. Then he said to his servant, go and look toward the sea. Nag-pray pero wala pa. Kaya sabi niya, sige, tingnan mo nga ho doon. Baka mayroon na. Pero ito ang sabi. The servant went and looked, but he returned to Elijah and said, I didn't see anything. Nag-pray pero walang makita. Finally, the seventh time, his servant told him, ito ho, kung yung kanya kaya hong servant ho ay, kung si Elijah ho kaya ay tumigil ng sinabi ng kanyang servant, pang-anim, wala pa rin. Pag tumigil ho kaya siya, nagkaroon ho kaya ng ulan? I doubt. Pero dahil hindi ho siya tumigil, ano ang nangyari ho? Then Elijah shouted. Finally, the seventh time his servant told him, I saw a little cloud about the size
of a hand rising from the sea. Ang point ko lamang ho dito sa atin nung tinitingnan, ang plan ni Lord magpaulan, pero He waited for the prayers of Elijah to be said to Him. Inantay ho niya yan. At sa pag-antay ni Elijah, ang ganda ho ng kwento ho na yan, pag atin hong tiningnan, hindi ho siya tumingin doon sa kawalan. Nagpe-pray siya, pero wala. Nagpe-pray siya, pero yung circumstance, wala ho siyang makitang ulan. Pero bakit ho siya nagpatuloy? Kaya siya nagpatuloy sa pagpe-pray, ang reason lamang ho noon, kasi sinabi ni Lord na magpapadala siya ng ulan. Yun yung basis niya. Kaya ho siya nag-pray. Hindi ho yung sirkumstansya. Ah, kunti ang nag-a-apply, malamang matatanggap na ho ako nito. Kasi kunti ang nag-a-apply. Ilan ho ang nagkamali sa ganyang akala? Wala naman nanliligaw dito, kaya malamang sasagutin ako nito. Ilan ang nagkamali sa ganyang akala? Ang gwapo-gwapo ko. Tiyak, hindi ako iiwan nito. Ipinagpalit ka sa mas pangit kaysa sayo. No! Sa paglapit natin sa Diyos, we don't rely to circumstances. Ang reliance natin, kasi plano yan ni Lord sa'yo. Ano ang sabi ho ng Bible? Believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and your household. Pangako ho yan ng Diyos. And if we will believe it, later on, we will see our loved ones one by one coming to Christ. Kasi ang basis mo ho, yung salita ng Diyos. Kaya ang prayer ni Elijah, it was based on the Word of God. So ngayon, i-ramp up po natin ito, yung tiningnan ho natin na to. Gusto na ni Lord magpadala ng ulan, pero hindi ho siya nagpadala ng ulan hanggat hindi niya nakita, hanggat hindi niya rinig yung prayers ni Elijah. So dyan makikita ho natin dito ang isang katotohanan ho. Ang katotohanan na atin hong makita dyan sa atin hong tinitingnan, God does nothing apart from our prayers. Yan po ang ating makikita na principle ho dyan. So dahil God does nothing apart from our prayers, what does that verse says? Yung kanina na tinignan ho natin, never stop praying. Never stop praying. Yun yung sinabi ho dyan sa James chapter 5, sa verse 17. Elijah was a man with a nature like ours, and he prayed earnestly that it would not rain. And it did not rain on the land for 3 and 6 months. Then ang kasunod niya, and he prayed again. And the heaven gave rain, and the earth produced its fruit. So ang sinasabi sa atin sa verse 17, never stop praying. Patuloy mong ipag-pray ho yung asawa mo, yung anak mo, yung pangit na nararanasan mo sa iyong buhay, yung kahirapan na mayroon ka, patuloy mo yung ipanalangin sa Diyos. Kasi po, those that stop praying and prays according to the will of God will for sure get answer from God. So never stop praying, sa halip, manalangin ho tayo hanggang sa magkaroon ng katugunan. That's what it means to pray effectively and fervently. Ngayon, dyan sa inyong mga outline, mayroon ho dyang nakasulat na, why should I pray? Sabi ko nga kanina alam naman ni Lord ang kailangan ko, so why should I pray? Alam ni Lord na may papaaralin ka next year, why should you pray? Alam ni Lord na kailangan mong may babayaran, why should you pray? Why should we pray? Yung una na gusto nating maintindihan kung bakit gusto ni Lord na tayo ay nagpe-pray, kasi ho, only prayer can do the impossible. Only prayer can accomplish the things that no other man cannot. Not even you, not even your closest friend, not even the people around you. So, mayroon ho tayong titinang sitwasyon dito sa part na to, that prayer can do the impossible.
Ito po yung case ni Pedro. So bago ipako si Jesus sa cross, nakasama niya ang mga apostles, 12 apostles ng almost 2.5 years. Almost 2.5 years, hanggang 3 years po niyang nakasama ang mga ito. At ang kanyang ginawa, tinuruan po niya ang mga alagad about faithfulness. Yun ang isa sa kanyang mga itinuro about faithfulness. Katunayan nga, nang winarningan ni Jesus yung mga alagad, na darating ang panahon na iiwan nila siyang lahat, ito ang naging katugunan ni Pedro. Makikita ho natin yan dyan sa Matthew chapter 26, verse 33. Ang sagot ni Pedro ay ito ho. Ito ang gusto ko na background ha. Tinuruan niya ng faithfulness yung mga alagad. At dumating ho yung panahon na alam niya na kailangan na ho niyang bumalik sa langit. Kailangan na niyang gampanan yung purpose kung bakit ipinadala siya sa sanlibutan para magbitbit ng atin hong mga kasalanan. Yung mamatay on our behalf. So, winarningan ho niya na darating ho yung panahon na kayong lahat na narito, sabi ho niya, itatuwa ninyo ako. Pero si Pedro ay mayroong ganitong klaseng kasagutan. Sumagot si Pedro, kahit na po iwan kayo ng lahat, hindi ko kayo iiwan. O ngayon, medyo idramatize ho natin ito kasi ho, pag binaba mo yan sa verse 35, hindi lang si Pedro ang nagsabi ho niyan. Ang sabi ho ni Pedro, ang sagot ni Pedro, kahit na po kayo iwan ng lahat, hindi ko kayo iiwan. O ito, para atin hong maintindihan. Lahat ho sila nagsabi ho niyan, pag tinuloy niyo yan sa verse 35. Ito po, magbigay ako sa inyo ng illustration para maintindihan ho natin kung gaano ho talaga, ayan ho, gayon din ang sinabi ng lahat ng alagad. So, ito, bigyan ko ng illustration ho kayo, ano, ito, kadalasan ho, tatlo ho kaming kasama ni Pastor Jesse. Ako, si Pastor Jun, tsaka si Pastor Sam. So, sinabi ho ni Pastor Jesse sa amin, darating ang panahon, kunyari siya ho si Jesus, iiwan ninyo akong lahat. So ang sagot ko, Pastor, kahit anong mangyari, hindi ko gagawin yan. Ang sabi ko kasi dyan, iiwan, kahit na iwan po kayo ng lahat, hindi ko kayo iiwan. So ang isa sagot ko, Pastor, kahit iiwan kayo ni Pastor Jun, ni Pastor Sam, hindi ko kayo iiwan. Si Pastor Jun naman, ang sinabi niya, kahit iiwan kayo ni Pastor Ricky at ni Pastor Sam, hindi ko kayo iiwan. Ganun din si Pastor Sam, ang sinabi yan kay Lord, kahit iiwan kayo ni Pastor Jun at saka ni Pastor Ricky, hindi ko kayo iiwan. Yun o yun ang kanilang mga reasoning eh. Kahit po iiwan kayo ng lahat, hindi ko kayo iiwan. Ngayon, ang tanong, nagawa ba ni Pedro ang sinabi niyang ito? Hindi. Ito po, alam natin na hindi ho niya nagawa ho yan ayon sa kwento. Pero liban sa pagbibigay ng warning, liban sa mga pagtuturo about faithfulness na ginawa ho ni Lord sa kanila, may isa pang ginawa si Jesus sa kanila. At ito ho yung gusto kong makita natin sa kwento na ito. So si Lord nagbigay ng warning sa kanila, si Lord nagturo sa kanila, pero hindi lang ho yun. May ginawa si Lord sa kanila at ito yung gusto ko na makita natin sa tagpong ito sa kwento ng buhay ni Pedro. Punta ho tayo sa Luke chapter 22. Ito, punta na ho tayo dito sa Luke chapter 22. Sa Luke chapter 22, sa verse 31, ito po ang atin hong makikita. Simon, Simon, makinig ka. Hiniling ni Satanas at ipinahintulot naman sa kanya na kayong lahat ay subukin. Well, gusto ko na maintindihan ho natin na nang sinabi ho ito, bagamat ang singled out ho dito ay si Simon, pero ang sabi ni Lord Jesus, hindi lang ikaw, kundi kayong lahat. So expected ho yan na lahat ng mga sumusunod kay Jesucristo ay makakaranas ng mga tinatawag ho natin na mga pagsubok. Sa verse 32, ito ang ating mababasa. Subalit idinalangin ko na huwag lubusang mawala ang inyong pananampalataya.
Okay, ito ho yun ang gusto ko na makita ho natin dito. Subalit, ito ho yung ginawa ni Jesus sa kanila na gusto ko na makita ho natin dito. Subalit, idinalangin ko na huwag lubusang mawala ang inyong pananampalataya. Pero mayroon akong gustong makita natin ho dito sa kwento na ito. Basta na lang ho kaya sasabihin ni Lord Jesus Christ doon sa kanila na iiwan ninyo ako nang wala hong reason? Basta na lang ho kaya niya sasabihin ho yun sa kanila. Well, alam ni Lord Jesus Christ kung ano ang gagawin ng mga apostles na to in the future. Pagkatapos niyang sabihin ho ito, fast forward ho tayo, ito ho yung ginawa ng mga alagad. So nang si Jesus ay huhulihin na bago ho yun, sinama niya ang mga alagad ho at punta ho sila sa isang lugar para manalangin. At dinala ho niya, isinama niya talaga yung top three sa kanya hong mga, yung pinaka-close ho talaga sa kanya, yung gustong laging sumama sa kanya, James, Peter, and John. Ito ho yung kasama ho niya. So sabi ho ni Lord, manalangin kayo dito at ako naman ay dito ako magpipray. So, pagbalik niya doon sa mga alagad, ang sabi, ang instruction niya, magpray. Ano-ano ang kanyang naratnan? Tulog! So alam ni Lord na kaya ho magagapi ng tukso ang mga tao na to, yung kanyang mga alagad, ang reason sa panahon na kailangan ho yung prayer, hindi ho sila nagpray. Yun ho yun ang atin hong makita ho dito na pangyayari. Hindi ho kasi basta sasabihin ho yun ni Lord Jesus Christ na iiwan ninyo ako, itatwa ho ninyo ako kung wala ho siyang alam na gagawin ng mga alagad in the future. So in the future, kailangan nilang mag-pray. Kasi ang sabi ho, pray that you may not enter into temptation. Pero ang ginawa ho nila, hindi sila nag-pray. So ano ho ang nangyari ho? Ayan. Naitatwa ho nila si Jesus. Ano yung naging resulta? Kasi ho, sabi ko sa inyo kanina, nagbigay naman si Lord ng warning, hindi ho yun umobra. Tinuruan naman ho sila, hindi ho yun umobra. Ngayon, may ginawa si Lord. Ito ho yung ipinag-pray ho sila. So ngayon, ito ang ating titingnan ngayon. Ano ang naging resulta ng prayer ni Lord Jesus kay Pedro? Si Pedro muna ang ating titingnan. Ito po, i-fast forward na ho natin ano ang pangyayari ho. I-fast forward na ho natin ito doon na sa Book of Acts. Tingnan ho natin ito sa Acts chapter 1 verse 14. Kasi ang sabi ho ni Lord, I have prayed for you. So ipinanalangin ho siya para ho siya ma-restore. So ito ho, kung mapapansin ho ninyo, dyan sa Acts chapter 1 verse 14, silang, lagi silang nagsasama-sama sa pananalangin. Pag inangat mo yan pataas, nandun ho yung pangalan ni Pedro. So sabi dyan, lagi silang nagsasama-sama sa pananalangin. So nung ipinanalangin ni Lord Jesus Christ si Pedro na huwag mawala ang kanyang pananampalataya, ito ang naging resulta ho. Kung dati si Pedro tulog sa mga prayer meeting, ngayon, tingnan nyo anong nangyari ho dyan. Present na siya. Resulta ho yun ang prayer ni Lord sa kanya. Pag tinignan pa ho natin yung Acts chapter 3, time of prayer. Ano ang ginawa ho nito ni Pedro kasama? Acts chapter 3, tingnan ho natin ito. Andyan ho ulit ang pangalan Pedro. Acts chapter 3. Sabi yan, minsan ikatlo ng hapon, oras ng pananalangin, nagpunta si Pedro at Juan sa templo. So dyan makikita ho natin ang involvement kayo ni Pedro sa prayer. Kung dati ho, tinutulugan ho ito ang mga prayer meeting ho, o ito ho, na iba. Bakit ho? Ipinag-pray ho kasi siya na tumatag ni Lord. O ito pa ho. Ito pa ang isa sa kapansin-pansin. Di ho ba nung itatwa ho ni Pedro si Lord, takot ho siya na makilala na siya isa sa mga alagad ni Jesus? Pero nung time na to, sa Acts chapter 2, verse 14, nung pagsabihan ng mga ayaw manampalataya sa Diyos na ang mga nagsasalita sa iba't ibang wika ay mga lasing, sino ang nag-defend ho noon? Sino ang tumayo para ipaliwanag ho doon sa mga tao na hindi lasing yung mga nag-speaking in tongues? Di ho ba si Pedro? So makikita ho natin dito na kung dati yung Pedro ay takot, takot na makilala na siya ay kasama ni Jesus. Ngayon, kayang-kaya na ho niyang tumayo
ulit makikita ho natin, iyon ay dahil sa prayer ni Jesus para sa kanya. At ito ho ang kapansin-pansin sa lahat. Nang sila'y usigin at pagbawalang mangaral, ano ang sagot ni Pedro sa kanila doon sa mga gustong magbawal sa kanila? Acts chapter 5 verse 29. Acts chapter 5 verse 29. Ito si Pedro ang nagsagot. But Peter and the other apostles answered and said, "We ought to obey God rather than men." Kitang-kita ho natin, ibang-iba na ho ang Pedro dito ho. Dati, yung Pedro na to ay takot na magpakilalang alagad. Pero ngayon makita ho natin, kitang-kita ho natin ho yung boldness dito ni Pedro. Dati takot mamatay. Pero dito makitang-kita na ho natin, patay kung patay. Ang mahalaga, magawa niya kung ano ho yung pinagagawa sa kanya ni Kristo. Ang mahalaga ho dito, maipakita niya ang kanyang katapatan kay Lord. We ought to obey God rather than men. Ang layo ho niya, ang sagot na yan ay napakalayo yan noong siya ay sinasabi na, alagad ko yan, there is no threat of death. Dito, meron. Yung sinabi lang na alagad, alagad ho yan, wala hong threat of death doon. Pero dito, may threat ho. Pero nakita ho natin kung paano tumayo si Pedro. Okay lang mamatay. Ang mahalaga, maipakita ko ang aking katapatan sa aking Panginoon. So, ang pangyayaring ito sa buhay ni Pedro na ating tiningnan, ano yung nagpatatag kay Pedro? Ito, summarize na ho natin. Ano ang nagpatatag kay Pedro sa pangyayaring ito? Was it the teaching of Jesus Christ? Not so much. Was it the warning of Jesus Christ? Hindi rin po. But what is it? It is the prayer of our Lord Jesus Christ for him. Yun ho yun. Brethren, may makikita ho tayo na idea ho dyan. When teaching and warning failed, when teaching and warning failed, then definite and determined prayer will surely prevail. Yun ho yun ang nakita ho natin doon. When teaching failed, when warning failed, tiyak pag ikaw ay magpipray, definite and determined prayer will surely prevail. Yun po yun kay Pedro ho yan. Pero mapapakinabangan ho natin yan kung may apply ho natin yan sa atin hong mga sarili. At yun ang ating titingnan sa ngayon. How can we apply this to our present situation? Ano ba ang imposibleng situation na maaring naranasan ng mo ngayon na pwede nating i-apply ang principle na ito? Ito, tingin mo'y may sapat ka namang ginagawang pangaral sa anak mo. Pero ang anak mo, gumawa pa rin ng isang desisyon na ito ang nagpapariwara sa kanya. Pero sa tingin mo, sapat naman ang ginawa mo na pangaral sa kanya. Then, one thing that you must do. Why not just lift your son or your daughter to God in prayer? Nagluko pa rin mo yung asawa mo, ipanalangin mo na lamang mo yun sa Diyos. Nagsikap ka naman mag-review para pumasa sa examination na kinuha mo, pero bumagsak ka pa rin. Why not start to pray right now more para sa paghahanda mo sa kasunod na examination or sa kasunod na mga job interview? Ginawa mo naman ang lahat para ma-save ang relationship mo, pero ganun pa rin ho ang nangyari. Nagkahiwalay pa rin ho kayo. So how can we apply this situation? Why not just pray and lift your situation up to God in prayer right now? Gusto mo nang makalaya sa bisyo o yung kasalanan na kinasadlakan mo, pero tilang palala ng palala pa nga ho yung naranasan mo, then what's the best thing for us to do right now is to simply come to God and ask for His mercy. Kasi po, si Lord kayang-kayang kumilos kahit sa mga imposibleng bagay na ating nararanasan sa buhay. At kikilos lamang si Lord sa mga imposibleng bagay once it's one of us na narito ho, ay matuto na manalangin, magtiwala, humingi ng tulong at biyaya ng Diyos sa atin hong mga buhay. Lahat ho tayong narito ay may kanya-kanya hong mga naranasan na hindi ho maganda.
Hindi nyo na kailangang ipaalam pa ho yan sa congregation ho na narito. Pero sa ngayon ho, let's offer a silent prayer before God. Hingin ho natin sa Diyos na siya ang mag-intervene sa atin ng kalagayan sa ngayon. I don't know your situation. Maaring problema mo, yung katrabaho mo. Maaring ang problema mo, yung magulang mo. Maaring ang problema mo, yung bisyo mo na hindi ka basta-basta nakakalaya sa ngayon. So let's spend a few seconds upang hingin ho natin sa Diyos. Gawin ho natin ang panahon na to para ilapit sa Diyos na kailangan ho natin siya dito sa isang sitwasyon na mahirap para sa atin na malagpasan. Mag-pray ho tayo individually. Lapit ho tayo sa Diyos. Thank you, Father. Father, wala akong imposible sa iyo, Lord. Sa disyerto, kaya mong magpadala ng tubig. Magagawa niyo po, Lord, na ayusin ang buhay ng mga anak mo na napapariwara. Magagawa mo po, Lord, God Almighty, na tugunin ang matagal ng kahilingan ng iyong mga anak na narito. Magagawa mo, Lord, na pagpalain sila ng higit pa sa kanila pong inaasahan. Ang dalangin ko po lamang sa iyo, Lord, tulungan mo ang mga kapatid ko na ito na matuto na manalangin, na matuto na magtiwala sa iyo. Tulungan mo ang mga kapatid ko na narito, Lord, na anuman yung kahirapan na kanila hong naranasan sa buhay, Father, nawa ang maranasan nila ngayon ay ang tulong po ninyo. Salamat po, Lord. I know you answer prayers that is directed towards you in faith and in humility. Thank you, Lord. In Jesus' name. Amen. Ano pa po ang isa sa mga dahilan kung bakit kailangan ho nating mag-pray? Ito, because it's our prayer that will bring us to the throne of God's grace. Sa Hebreo chapter 4 verse 16, ito ang ating makikita. Kaya't lumapit tayong may pakapanatagan sa trono ng biyaya. Sabi ho ng Bible, lumapit tayong may kapanatagan. Dear brethren, the best place na makakaranas ka ng kapayapaan, ng kapanatagan at ng acceptance ay sa throne of grace. Wala hong ibang lugar na magiging payapa ka. Wala hong ibang lugar na maranasan mo yung true peace and joy except in the very presence of God. Kaya ang sabi sa Hebreo chapter 4 verse 16, kaya't lumapit tayong may kapanatagan. Panatag ang loob ko na ako ay lalapit sa Diyos kasi alam ko, pag ako ay lumapit sa Diyos, ako ay tanggap po niya. Ako ay hindi niya itataboy. Kaya't lumapit tayong may kapanatagan sa trono ng biyaya upang tayo'y makatanggap ng awa at makatanggap ng biyaya na makatulong sa panahon ng pangangailangan. So yung best place na pwede hong puntahan ng tao sa ngayon, yung pinaka-safest, yung pinakamapayapang lugar ho na kung saan hindi ka itataboy ay doon sa tinatawag na throne of grace. At ito ho yung good news, even the worst sinner in this place could come to the throne of grace right now. Kahit ikaw pa ho yung pinakamasama na narito ngayon sa loob ng kwarto na to, welcome ka sa presence of God. If you have a heart to humble yourself before God, I assure you, hindi ka paiindihan ng atin hong Panginoon. At ang illustration ho na maibibigay ko sa inyo dito ay yung kasaysayan ng prodigal son. Alam mo natin ang prodigal son, dahil sa kanya hong nagawa hong mga kasalanan, may takot at pangamba na lumalapit sa kanyang ama. Pero alam natin na sa kwento, nang makaharap niya ang kanyang ama, biglang nabago yung kanyang takot at ang kanyang pangamba. Doon niya naranasan, doon niya naintindihan, doon niya naunawaan na mula pa ng unang araw na siya ay umalis doon sa piling ng kanyang ama, yun din ho palang oras yung araw na nagsimula ang ama na mag-antay sa kanya. Sa harapan ng kanyang ama, doon ho niya nakita na tanggap po siya kahit ano ang kanyang kalagayan, kahit marumi ho siya, niyakap po siya ng kanyang ama. Kaya sabi diyan, lumapit tayo sa trono ng may kapanatagan
sa trono ng biyaya. Dear brethren, hindi ka itataboy ng Diyos kung ikaw ay lalapit sa Diyos ng mayroong kapakumbabaan. Yun o yung ginawa ho ng Ama doon sa prodigal son. At ito yung pinaka-good news sa lahat. Sa ating kapanahunan, ginawa ho ng Diyos na napakasimple ang paglapit ho sa Kanya. All we need is to show faith and humility. That's all that we need to do sa atin para tayo ay makalapit sa atin ng Diyos. Yun lang ang gustong makita ng Diyos sa atin. Ama, nagkasalaw ako sa iyo. Hindi na ako karapat-dapat na tawagin mong anak. Pero hindi ho pumayag ang Ama na yung anak niya na lumalapit ho sa kanya ay ituring na hindi ho siya anak niya mismo nung lumalapit. Gusto ho niya na sa lahat ng lumalapit ho sa kanya, kung ano ang turing sa atin ng anak nung okay pa tayo sa kanya, ngayon na nakagawa ho tayo ng pagkakamali, anak pa rin ho niya tayo at ama pa rin ho natin siya. At bakit ho ginawa ng Diyos na simple ho ito? May makikita ho tayo na tatlong reason kung bakit simple ho. Hindi ho napakahirap na lapitan ang atin hong ama. Naalala ko ho na ang kwento ho sa, lalo na ho doon sa mga, sa lugar na kung saan king ho ang ano, king ho ang leader ng kanilang bansa sa England ho. Hindi ka ho pwedeng lumapit ho doon sa king kung hindi ka ho hihingi ng pabor. Pero dito ho sa atin ng Panginoon, you could go directly to the throne of grace. How? Yung una ho, through His beloved Son, Jesus Christ. Sa Ephesians chapter 1, verse 3 to 6. Ephesians chapter 1, verse 3 to 6. Magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Bakit? Pinagkalooban niya tayong lahat ng pagpaparang spiritual. O blessed ang buhay ng mga nakipag-isa kay Kristo. Ang reason nun yan, dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. So ang ibig sabihin nun ng talata ho niyan, dahil si Kristo ay nasa puso mo, so recipient ka ng blessing ng Diyos. Recipient ka ng kagalingan ho ng Diyos. Recipient ka ng kapayapaan ho ng Diyos. At if in case ho, ng anak ho ng Diyos, dahil sa pagkakamali ho, napariwara ho ang kanyang buhay, nawala sa kanya ho yung kapayapaan ho, still, you could come to God kasi ho, yung salvation mo through Jesus Christ, hindi naman ho yan nawala ho sa'yo. So sabi ho dito, pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpaparang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Whatever need you have, name it and you could have it through Jesus Christ. At sa ating pakikipag-isang ito, hinirang niya tayo bago panilikha ang sanlibutan upang maging banal, walang kapintasan sa harapan niya dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Ito gusto ko na maintindihan natin yun, ano? Hinirang niya tayo bago panilikha ang sanlibutan. O tingnan niyo po yun kung gaano kabuti ho yung atin hong Diyos. Wala pa ang sanlibutan nun na to, alam niya na isisilang ka sa taong ito at ang gusto niyang maranasan mo. Ito ho, sabi ho dyan, maging banal at walang kapintasan sa harapan niya dahil sa pag-ibig ng Diyos. At ang lahat ng ito, mararanasan ito ng sino man na lalapit sa Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo. Tayo'y kanyang itinalaga upang maging anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo. Oh, mga kapatid kong narito, dahil kay Kristo, ikaw ngayon ay naging anak ng Diyos. Ito po, meron akong tatay. And I could go directly to my father. Dito ho, tayo'y kanyang itinalaga upang maging mga anak. Kaya ho tayo naging anak ho ng Diyos kasi ho, tinanggap po natin si Jesus bilang sariling Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. At ang sino man na tumanggap kay Jesus bilang sariling Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay, automatic magiging anak ho tayo ng Diyos. So kung sa atinong mga bahay, labas-pasok ang atinong mga anak sa harapan din ng Diyos dahil kay Jesucristo, pwede ho tayong lumabas-pasok. We could ask whatever we need to our Father.
We could go directly to the throne of grace through Jesus Christ. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. So ito pa ho, paano ginawa ng Lord na simple ang paglapito sa kanya? By the blood of Jesus. Sa Ephesians chapter 2 verse 13. Subalit ngayon ay na kay Kristo Jesus. Kayo na noong una ay malayo, ay inilapit sa pamagitan ng dugo ni Jesucristo. Well, mayroon akong gusto na maunawaan ho natin patungkol ho dyan. Subalit ngayon ay na kay Kristo. Tayo na kay Kristo na. Kayo na noong una ay malayo sa Kanya. Ito, inilapit ho tayo ng Diyos sa pamagitan ng dugo ni Kristo. Gusto ko na maintindihan ho natin na bagamat gusto ni Lord na tulungan ho tayo ayon sa Isaiah chapter 59 verse 1 to 2, gusto ho niya na tulungan ho tayo, gusto niya na mapalapit ho sa atin. Pero mayroon nung hadlang, yun ho yun na yung kasalanan. So ano ang ginawa? Ang tanging paraan para ho mapatawad ang kasalanan ho ng tao ayon sa Hebreo chapter 9 verse 22, walang kapatawaran ng kasalanan kung walang pagbububo ng dugo. So nung si Jesus ay namatay doon sa krus ng Kalbaryo, nabuhos ang kanyang dugo. Hindi nyo ba napansin? Pwede namang mamatay si Jesus sa, halimbawa, heart attack. Wala hong lalabas na dugo. Pero hindi ho yun yung paraan para mapatawad ho tayo. Kailangan ho yung kaya magkasugat-sugat ho siya para may lumabas na dugo. Kasi ayon sa verse nito, walang kapatawaran ng kasalanan kung walang pagbububo ng dugo. So sa mga tuwid ho, nung mabuhos yung dugo ni Jesus doon sa cross ng Kalbaryo ho, kung tayo ay nakipag-isa sa Kanya, yung nabuhos na dugo doon, yun ay para sa ikalilinis ng atin pong pagkatao. So in the sight of God, because of the blood that was shed on the cross of Calvary, tayo ngayon ay naging malinis. At dahil tayo ngayon ay naging malinis, tayo ngayon ay pwede nang makaharap sa malinis na, sa banal na Diyos. Kaya sabi yan, we could come to the throne of grace through the blood. Mayroong nabuhos para sa akin, para maging malinis ako. So dahil doon sa ginawa ni Jesus para sa akin, pwede akong pumunta doon sa lugar na malinis, doon sa lugar na banal. Ito ang gusto ko na maintindihan mo, Ang pagpapatawad na ginawa ko sa iyo, pinatawad ka, nilinis ka sa kasalanan na nagawa mo. Noon, pinatawad ka, nilinis ka sa kasalanan na nagawa mo kanina bago ka pumunta. O ngayon, present. Halimbawa, baka medyo may ibang kaisipan ho dyan, may kalaswaan sa kaisipan. O ngayon, nakagawa ka ng kasalanan, pinatawad na ho yan. At ito pa ho, yung future na magagawa mo na kasalanan, pinatawad na rin ho yan, kasama ho yan doon sa pinatawad doon ng Diyos. Yun ho yung dahilan kung bakit wala hong guilt, wala hong condemnation doon sa mga nakapag-isa kay Kristo. Kasi ho, sa harapan ho ng Diyos, kayo, ako ay malinis ho. So ang isang malinis, pwede hong humarap sa Diyos na malinis. Dahil sa ginawa ni Jesus para sa atin, tayo ay pinaging banal, pwede ho tayo ngayong humarap doon sa Diyos na banal. So, hindi na ho uobra ho yung nakasulat sa Isaiah chapter 59. So, dahil hindi na ho yun uobra, ano ngayon ho? Wala hong bara na ho yun eh. Wala na hong harang. So, makakapunta na ho ako doon sa akin hong Ama. Let us therefore come boldly to the throne of grace, that we may obtain mercy and find help in times of need. O ngayon, isa pa ho sa dahilan kung bakit direkta na ho tayo na makalapit ho sa Diyos, ang daling makalapit ho sa Diyos dahil dito ho, sa Ephesians chapter 2 verse 18, through the Holy Spirit,
Hindi ba natin alam na ang ating katawan ay templo ng banal na Espiritu Santo? And in reality, ayon sa Romans chapter 8, verse 26 to 27, kung hindi ka marunong manalangin, ang Espiritu Santo na nananahano sa atin, siya ang tumutulong sa atin para tayo ay makapanalangin. Ilang beses po na nagsasabi sa atin ng Holy Spirit, mag-pray ho tayo, pero hindi ho tayo nagpe-pray. Tingnan natin yung Romans chapter 8, verse 26 to 27. Gayon din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Gusto ko natin ng maintindihan, pag binanggit na iyan ay Holy Spirit, it means power. It means power. So kung yung power ay nasa iyo, so every time na tayo ay nakakaranas ng panghihina, mayroong Espiritu Santo na tumutulong sa atin. Every time that we don't know what to do, there is the Spirit of God that could lead us to intercede before our Father para makuha natin yung direction mula sa Diyos kung ano ang dapat nating gagawin sa isang sitwasyon. Kaya hindi ho tayo iniwan ho ng atin pong Diyos Ama na wala hong magagawa. Kasi diyan, ang Espiritu, sabi, gayon din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Hindi ho ako naniniwala ho na may Kristiyano na hindi ho marunong manalangin. Bakit? Sabi diyan, hindi tayo marunong manalangin ng wasto. Ang Espiritu ang lumuluhog para sa atin sa paraang di magawa ng pananalita. So wala ho talaga hong Kristiyano na hindi marunong manalangin kasi sa buhay niya mismo, pinananahanan siya ng Espiritu Santo at yun ang tumutulong sa kanya para makapanalangin ang ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya wala hong Kristiyano in reality ho na hindi marunong manalangin. For simply, the Spirit of God is with him. At yun po yun ang tumutulong sa kanya para makapanalangin. Verse 27. At naunawaan ng Diyos na nakakasaliksik sa puso ng tao ang ibig sabihin ng Espiritu sapagkat ang Espiritu'y lumuluhog para sa mga banal. Ito. Sino ba dito ang mga banal ho? Ha? Uulit ho ako ng preaching nito. Sino dito ang alam nila na dahil sa biyaya ng Diyos, sila ay naging banal sa harapan ng Diyos? Pakitaso ng kamay. Praise God. Dumami na ho, pastora. Hindi ho kasi ito ang topic ho natin eh. Parang hindi ho natin matanggap na tayo ay banal. Kanina lamang ho, pinagalitan ko yung anak ko. Hindi ho kasi ito ang topic ho natin eh. Pero ituloy natin ito, ang topic about prayer. Some other day, madidiscuss ho natin ito. Lahat ng tumanggap kay Jesucristo bilang sariling Panginoon, in the sight of God, banal ka, malinis ka, wala kang kasalanan. Thank you na lamang. Mayroon pong Holy Spirit na nagpipray sa akin. I don't know exactly what to pray. There is the Spirit of God na tumutulong sa akin na magpray. At ngayon, dito sa Ephesians chapter 2, verse 18. Ephesians chapter 2, verse 18. Sabi ko dito, dahil kay Kristo, tingnan nyo ngayon, tayo'y kapwa makakalapit sa Ama sa pamamagitan ng Espiritu. Paano nangyari ho yan? Sabi ko nga sa inyo kanina, pag tayo ay tumanggap kay Jesus bilang sariling Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay, ipinagkaloob sa atin ang Espiritu Santo. Kaya yun ngayon ho yung reason kung bakit makakalapit na ho tayo sa ating Ama. Through the Spirit of God that dwells in me, I am now, you are now connected with the Father in heaven. Inilapit sa pamagitan ng dugo, at ito pa ho, makakalapit sa Ama sa pamamagitan ng Espiritu. Kaya ginawa ho ni Lord na simple ang lahat eh. Ginawa ni Lord na napakasimple. Kaya walang sino man na narito, even the worst of sinner na nandito, na pwedeng magdahilan na hindi ako pwedeng lumapit sa Ama. Kasi lahat ng provision para tayo makalapit sa Ama, sinupply ho yun lahat ni Lord. Kaya nga ang kaligtasan, ginawang napakasimple eh. Ginawang simple ni Lord ang ating kaligtasan. So yung una ho, prayer brings us to the throne of grace by the blood of Jesus, through His beloved Son, Jesus, and through His Holy Spirit.
At mayroon pa tayong isa na titingnan about the importance of prayer. Why pray? Ito ho. Kung ang prayer pala, ito ho yung point number 3 natin. Kung ang prayer pala will bring blessing, ano ang makakamtan mo kung hindi ka nagpe-pray? Nakuha niyo yung point dito? Kung ang blessing mo pala ng Diyos ay pinararating sa atin sa pamagitan o ng prayer, o ngayon, may kakamtan ka bang blessing mula sa Diyos kung hindi ka nagpipray? Kanina ho, balikan ko lang ho yun, ano, will ni Lord na magpadala na ng ulan, i-bless ho yung land. Pero hindi ho siya kumilos hanggat walang Elijah na nagpray para doon. So prayer will bring blessing and power. Titingnan naman ho natin ito, ang kwentong ito, ang pangyayaring ito, dito sa Acts chapter 12. Case ulit ito ni Pedro. Panahon na ho kasi noon ng tinatawag ho natin na persecution. Dumadami na ho yung mga kumikilala kay Jesus. So ayaw ho ito ng mga Pariseo, ng mga Saduceo. So, si mayroon nung hari noon na gustong bigyan ng kasiyahan yung mga Jews, mga Israelites doon, kasi iilan pa lang naman ho yung mga mananampalataya eh. So ang ginawa ho niya, yung ayaw ng mga Saduceo, ng mga Pariseo na maging mananampalataya ang mga tao, yung nangangaral, pinapugutan ho ng ulo. Si James ang binabanggit ko ho. So napugutan ho ng ulo ho yun. So ngayon, ang kasunod ho nilang plano ng hari na ito, pugutan din, ito ang pinakalider na ho talaga. Pinakalider na ho talaga ng Kristyanismo nung kapanahonan na yon. So ang tinutukoy ho dito ay si Pedro. So ngayon, dito sa verse 4, may mga verses ho tayo dito na titingnan. Pagkadakip kay Pedro, ito'y ikinulong at pinabantayan sa apat na pangkat ng tiga-apat na kawal. So ang nakabantay ho kay Pedro ay apat na tiga-apat. Yun po ay 16. Bakit ho 16 ho yan? Kasi ho, sa Roma ho, yung gabi ho nila, hinati ho nila ito sa apat. So bawat hati ng oras ho nila, mayroon ng apat na bantay. Bakit ho apat? Kasi ho, kaugalian ho nila ho yan. Halimbawa, ang Bartolina, alam naman ho natin, nasa loob pa ho yan ng kulungan eh. So yung dalawa ho, katabi ho yan ng kinukulong doon sa Bartolina. Ang kanyahong kamay, di ba, halimbawa, ako ho yung nakakulong. Nandito ho yung bantay ko, may bantay ako dito. Yung kanan ko ho, nakaposas ito doon sa kaliwa ng bantay. Isa ho yun. So dito naman sa kaliwa ko, yung kaliwa kong kamay, nakaposas naman ho yun doon sa kanan ng isa pang bantay. So may dalawa pa na bantay ho doon. So makikita ho natin dito kung gaano kagwardyado si Pedro. So kung titingnan mo yung sitwasyon, napaka-imposible ho na ito ay makalaya. Imposible. Okay. Pagkadakip kay Pedro, ito'y ikinulong at pinabantayan ng apat na pangkat ng tiga-apat na kawal. Ang balak ni Herodes, iharap siya sa bayan pagkatapos ng pista. Okay, tuloy sa verse 5. Kaya't nanatiling nakabilanggo si Pedro. Ayan, ibinalanggo ho siya. Pero salamat na lamang ho, mayroon ho siyang maaasahan ng mga prayer warriors. Sabi ho dyan, samantalang siya ay taimtim na ipinananalangin ng iglesia. Oh, ito. Meron ho tayong magandang makikita ho dyan. Siya ay taimtim na ipinananalangin ng iglesia. Pag sinabi ho dyan ng iglesia, iyan ay buo. Well, gusto ko nating maintindihan ho dyan, grabe ho, imagine mo, leader ho nila mismo, yun ho yun ang kasunod na ipapabugutan. So kailangan ho dito ho yung prayer ng buong church. Ito, ginawa na ho natin ito. Nung si Pastor Jesse ay may bypass ho, nag-unite ho tayo na ipag-pray yung success ho ng gagawin na operation sa kay Pastor Jesse. So nang ang church ay nag-unite, ano ang nangyari ho?
Naging successful ang operation, di po ba? So dito, yan naman ho ang ginawa ho dito ng church. Sa verse 5, kaya't nanatiling nakabilanggo si Pedro, samantalang siya itaimtim na ipinanalangin ng iglesia. Okay, verse 6. Gabi noon, si Pedro'y natutulog sa pagitan ng dalawang kawal. Ito po, ilagay niyo ang sarili ninyo kay Pedro. Bibitayin o di kaya puputulan kayo ng liig bukas, makatulog kayo. Baka puro ngaw-ngaw ang marinig. Pero ito ang gusto ko na maintindihan natin. Ano? Ang Kristiyano, anumano ang kanyang kalagayan sa buhay, ay pwedeng maging panatag ang kalooban. Sabi ko pwede, ha? Kasi hindi naman lahat talaga ng pagkataon ay talaga hong walang lalabas sa atin na yung parang makataong attitude. Pero ang point ko lamang ho dito, ang totoong Kristiyano ho, kung gugustuhin ho niya, pwede ho siyang makatulog sa kabila ng mga problema. Pwede ho siyang makatulog kahit na wala pang dumarating na pambayad bukas sa singil sa kanya. Ang totoong Kristiyano ho, ay hindi ho nagpapanik kahit na wala pa siyang pera na pampaaral ng kanyang anak, pambayad sa kanyang pang-araw-araw na pangailangan. Hindi ho ito nagpapanik. Pwedeng hindi magpanik ang Kristiyano. At ito ho yun si Pedro. Ang tahimik ho. Ang ganda ho ng kanyang tulog. Alam niyo kung bakit ang ganda ho ng tulog nito? Nung gisingin ho siya, kailangan pa ho siyang parang ganunin ho, yung parang tusukin. Kasi kung ito ay hindi makakatulog ho, kunting galaw lamang ho yun ng anghel ho, ay gising ho ito kaagad, pero bakit kailangan parang ganunin pa ho siya? Kasi ang himbing ho ng tulog, papatayin, pero ang himbing ho ng tulog, sino ho dito? Operahin ho, pero hindi ho makatulog. Iba ho itong Pedro na to na atin hong titingnan sa ngayon. Okay, gabi noon, si Pedro ay natutulog sa pagitan ng dalawang kawal. Ang hirap po kayang matulog ng, yung gapos, may gapos ka. Pero ito si Pedro, kahit na may gapos ho, nakakatulog. Ilan ho sa atin ho ang pwedeng matulog, gapos ng problema ho? Gapos ng kakulangan ho. Pero nakakatulog pa rin ho. Ang totoong Kristiyano, magagawa ho yun sa biyaya ni Lord. At may mga tanod pa sa harap ng pinto ng bilangguan. Siya ay nakatatdang iharap ni Herodes sa bayan kinabukasan. Verse 7, walang ano-ano'y lumitaw ang isang anghel ng Panginoon. O ito. Di po ba kanina ho ay mayroong nagpe-pray ho sa kanya? O ito na ho yun yung answer ho ng Panginoon sa prayer nila. At tingnan po ninyo pag si Lord ang nag-answer ng prayer. Sabi ho dito, walang ano-ano'y lumitaw ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag na mabuti sa silipitan, tinapik niya sa tagiliran si Pedro at ginising. Bumangon ka, dali, wika ng anghel, pagdakay, nakalag ang mga tanikala sa kanyang mga kamay. Tingnan po ninyo kung paano kumilos ang Lord. Ano? In the midst of impossible situation, pag si Lord ay kumilos, so walang imposible sa Diyos. Ganon din ho yun sa atin ng mga buhay. Hindi lang ho si Lord, hindi lang ho siya magaling kay Pedro. Magaling din siya sa buhay ho ninyo. Kung ikaw ay nanay na nasa sitwasyon na hindi maganda, magaling si Lord sa buhay mo kung ikaw ay magtitiwala sa Kanya. Ang point ko, may magagawa si Lord sa sitwasyon mo na pangit kung ikaw ay magtitiwala sa Kanya. Sabi ho dito, pagdakay nakalag ang mga tanikala. Ibig sabihin ho nito, pag ang church ho pala, pag tayo po pala ay nananalangin ho, wala hong malaking tanikala, wala hong malaking problema na hindi kayang solusyonan ng Panginoon. Kasi ang atinong Diyos, gaano man kaimposible sa tao, iyan ay napakaposible sa Diyos. Kayang-kaya ng ating Diyos na gawin ang lahat para sa iyo, para sa akin. Ang reason, mahal niya tayong lahat na narito. Okay. Sabi ho dito, pagdakay nakalag ang mga tanikala, ano ang gumagapos sa iyo? Oh, dear brethren, kaya baka hanggang ngayon ang atinong anak natatanikalayan pa rin ho ng bisyo. May rebellious attitude ho pa rin hanggang ngayon. O yung ating asawa o hanggang ngayon ho, hindi nakakalaya ho.
baka wala akong nagbe-pray sa kanya. Kaya baka nanatili ho tayo sa isang mahirap na kalagayan ho, kasi baka hindi, wala akong nagpe-pray. Kaya baka wala akong naliligtas ho, kasi baka wala akong nagpe-pray. Dito nakita ho natin that as long as the church prays, God works, God answers prayer. Kumikilos din ho ang Diyos. Sabay ho ito na kumikilos ho. Alam na, alam, ito, pansinin niyo kung paano kikilos ho, ano? Kinabukasan, pupugutan, kailan kumilos? Late? Hindi. Nung gabi na yun ho mismo. So si Lord, kailanman, hindi ho ito malate. Hindi pwedeng late ang sagot ni Lord. O malilate ang sagot ni Lord sa atin pong mga kahilingan sa Kanya. So, ito na ho yung nangyari, ano? Pagdakay nakalag ang mga tanikala sa kaniyang mga kamay. So in short, lumaya si Pedro dahil sa prayer ng mga church, ng mga nasa church. Okay. Diyan sa verse 10, mayroon pa tayong mababasa diyan. Nakarating sila sa pintuang bakal na labasan patungo sa lungsod at ito'y kusang nabuksan. Ito po. Pag ang Diyos so pala ay kumilos so sa'yo, pag alimbawa, mayroon hong humahadlang sa blessing, iyan ay bubuksan ho yan ng Diyos para makarating sa'yo. Ganun ho yun kung paano kumilos ang atin hong Panginoon. God will see to it na yung kanyang answer ay makakarating doon sa kinauukulan. So kung kailangan ho ni Lord na, sa tingin ko nga ho eh, kung walang pinto ho ito, inilagay si Pedro dito sa walang pinto, baka nagiba ho ang isang bahagi ho nito. Para lang ho makalabas ho itong Pedro na gustong tulungan ho ng Diyos na ipinanalangin naman nung kanyang mga kasamahan sa church. So makikita ho natin dito ang sama-samang panalangin ho ng church. Tiyak ho, makakagawa ho ito, makakagimbal ho ito sa gawa ng kaaway sa atin hong mga buhay. Okay, nakalaya na si Pedro. Ito ngayon ang kasunod. Nagtungo siya sa bahay ni Mariang ina ni Juan na tinatawag ding Marcos. Okay. Ito ang, tingnan po ninyo ang sitwasyon dito. Tinuloy ulit, maraming kapatid ang nanagkakatipon doon at nananalangin. Hindi ho nila alam na yung kanila hong panalangin ay sinagot na ho ng Diyos. Kung minsan, ganun ho yun ang ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Eh. Tuloy-tuloy ka ng pray, pero yun pala, mayroon ng sinagot si Lord doon sa prayer ho natin. Ang kailangan na lamang ho natin ay antayin na dumating. May sagot na, nagpipray pa rin ho sila, pero yun pala, ang kanila hong ipinagpipray. Ayun, para nang naglalakad sa luneta, relax na. Pero sila ho, kabado pa rin ho. O ano na ho kayang nangyari kay ano? Kay Pedro. Okay, verse 13. Si Pedro'y kumatok sa pinto, lumapit naman ang isang utosang dalaga na ang pangalay Rode. Tiningnan niya kung sino yon. Okay, tuloy natin. Nakilala niya ang tinig ni Pedro at dahil sa laki ng tuwa ay hindi nakuhang buksan ang pinto. Salip, tumakbo siyang papasok at ibinalitang nasa pintuan si Pedro. Okay, ito po. Mayroong nagbalita doon sa mga nagpe-pray na si Pedro ay nandiyan na. So mayroon hong nagbalita. Next. Nahibang ka ba? Oh. Tingnan nyo, nagpipray, pero nung sinagot ni Lord yung prayer, ano ang sabi? Nahibang ka ba? Sabi nila, ngunit ipinilit niyang naroon nga. Kaya't ang sabi nila, baka anghel niya yon. Sa verse 16. Patuloy namang kumakatok si Pedro. Binuksan nila ang pinto nang makita nila si Pedro nga, hindi sila makapaniwala. Ito po, kung minsan, ito yun yung problema ng church. Kung minsan, pray ng pray ho tayo, tapos pag sinagot naman ho ng Diyos ang atin ng mga panalangin, parang hindi ho tayo makapaniwala na sinagot na ho ng Diyos. Mayroon hong isang church na tinabihan ho ito ng may nagtayo ng factory ng ano ng alak. So isang church tinabihan no ng factory ng alak.
So ang may-ari ng ala ko ay isang tao na hindi ho naniniwala ho sa Diyos. So ang ginawa ho nitong church na to, kasi ho, tinabihan ho sila baka ho yung ma-impluensyahan o di kaya baka matukso yung kanya hong mga miyembro na bumili ng alak. Ang lapit-lapit eh. So ipinag-pray ho ito ng buong church. So sa kaka-pray ho nila, minsan ho, biglang kumidla to at nang kumidla to, tumama doon sa factory ng alak. Nasunog. Nasunog ho yung, yung factory ho ng alak. So alam ho nung may-ari nung factory ng alak na ipinag-pray ho yung kanyang business, yung kanyang factory ho na mawala. Alam mo yun nung hindi naniniwala sa Diyos. So ngayon, ang ginawa ho nung may-ari nung factory ng alak, isinumbong ho ito sa husgado. Ang sabi ho niya, ang mga Kristiyano na to ang dahilan, kaya ho nasunog ang factory ko. Pray nang pray sila sa kanilang Diyos. So pinatawag ho yung buong church. Buong church ang pinatawag. Alam niyo kung anong sagot ho ng church ho? No, hindi kami ang nagsunog dyan. So biglang nagulantang ho yung judge. Kasi doon sa harapan niya, mayroon doong hindi naniniwala sa Diyos, pero naniniwala sa prayer. At mayroon naman doon sa harap niya na grupo ng mga tao naniniwala ng mayroong Diyos, pero hindi naniniwala na ang kanilang Diyos ay tumutugon doon sa prayer. Yun yung case dito. Pray ng pray ho sila, pero nang sinagot na ho ng Diyos, parang nagulantang ho sila. Ang tanong ho, dyan sa kwento, sa dami ho nang nagpipray, si Ruda lamang ho ang may pangalan dyan. Ang tanong, bakit kaya si Ruda lamang ang pinangalanan o binigyan ng pansin ng writer nito, gayong buong church naman ho ang nagpipray? Meron ho tayong makikita ng mga reason ho dyan. Malamang, sa dami nila, isa lamang talaga ang naniniwalang tutugunin sila ng Diyos. Baka si Ruda lamang ho yun. Baka si Ruda lamang talaga ang may pananampalataya. Pero mayroon pa ho tayong ibang pwedeng tingnan ho na anggulo. Kadalasan ho kasi, pag tayo po ay nagpipray, nililimit ho natin, tayo ang nagtuturo sa Diyos kung ano ang gusto ho niyang gawin. Maaring ang prayer ng iba sa church na yan, ang prayer niya, sana manatiling matatag si Pedro hanggang kamatayan. Baka yun ho yun ang prayer nila, o baka naman ang iba naman, ang prayer nila, Lord, okay na nakakulong si Pedro, basta wag siyang mapugutan. Malamang yun ho yun ang prayer ho nila. So ngayon, ito si Ruda lamang ang marahil ang mayroon pong panalangin na open siya sa lahat ng possibilities na kayang gawin ng Diyos ang lahat ng bagay. Baka si Ruda lamang may ganong klaseng idea na magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay para kay Pedro. Maaring yung iba, ulitin ko yan, ang prayer niya, sana si Pedro manatiling matatag hanggang kamatayan, hindi siya mag-waver ng kanyang faith, o baka ho naman ho yung iba ho, ang pray ho, huwag na lang mapugutan ho. Pero ito si Ruda lamang marahil ang may prayer na, Lord, magagawa mo ang lahat ng bagay. Kahit na yun ay nakabantay pa, magagawa mo na siya ay palayain. Magagawa mo na siya ay pakawalan sa kulungan. At alam natin, ganun nga ang nangyari. Brethren, we should never limit God on our prayers. Kasi ang sabi sa Ephesians chapter 3 verse 20, ito ang sabi sa Ephesians chapter 3 verse 20, ang Diyos ay makagagawa. Kaya ng Diyos na gawin ang lahat ng bagay higit pa kaysa lahat ng maari nating hilingin at isipin. Yun o yung ginawa ho ni Ruda. Open siya sa lahat ng possibilities na magagawa ng Diyos na gawin ang lahat ng bagay higit pa sa kanila hong inaasahan. Sa Diyos na makagagawa ng higit kaysa lahat ng maari nating hilingin at isipin sa pamagitan ng kanyang kapangyarihang naghahari sa atin. What does this verse say? Walang imposible sa Diyos. Ang inaasahan mo, nakikitain mo sa business na yan, 30 mil lang isang buwan. Pag in-apply mo ang verse na yan, higit pa dyan ang pwedeng ibigay sa iyo ng Diyos. Ang inaasahan mo na sahod, pag nag-apply ka ay ganito lang, pag in-apply natin ang verse na to, higit pa sa inaasahan mo ang pwede hong ibigay ng Diyos.
Kung may time lang, pwede akong magbigay sa inyo ng mga testimony patungkol ho dito. Kung ano yung inaasahan kong sahod noon o naghahanap para mga ako ng trabaho, pero nabigla ho ako, iba ang binigay ho sa akin ho ng Diyos. Ganun ho kung kumilos ang Diyos sa mga nagtitiwala sa Kanya. Dear brethren, ito yung atin hong pakatandaan. Kung sinabi man ni Lord na tayo ay kailangang manalangin, hindi ito ibig sabihin na hindi niya alam ang ating mga need. Kaya sinabi ho na dapat ho tayong manalangin. Kaya ho niya ho si pinagsasabihan tayo na kailangan nating mag-pray, hindi ho yun nangangahulugan na para i-remind natin si Lord na may need tayo na ganito. At higit sa lahat, kaya sinasabi sa atin ni Lord na tayo ay dapat na laging mag-pray kasi hindi yan nangangahulugan na wala siyang willingness na tayo ay kanya hong i-bless. Na hindi niya willing na ibigay sa atin yung ating mga pangangailangan. Ang main reason, brethren, kung bakit gusto ni Lord na tayo ay maging mapanalanginin ay para makita ho natin na kailangan ho natin siya sa atin hong mga buhay. Yun po yung main reason kung bakit gusto ni Lord na tayo ay mananalangin sa Kanya. Dahil gusto ng Diyos na makita ho natin that without God, I am nothing. That without God, we will always be in lack. We will always be in need. And we will always be in trouble without God. Kaya sabi ho niya, manalangin ho kayo. Ang reason ho noon para maunawaan ho natin that without Jesus in us, without Him helping us, wala hong magandang mangyayari sa atin hong mga buhay. So kaya ho tayo si pinagsasabihan na mag-pray. It is for our own benefit. God will always be God even if we will not pray. But we are nothing, not unless we pray. Wala. Maganda ang plano mo sa anak mo. Salamat. Pero wala hong garantiya na mapapaayos ho yung anak mo kung hindi mo yan ipinagpipray. Salamat, pinag-aralan mong mabuti ho yung business na pinasok mo. Pero walang garantiya na uunlad yung business na pinasok mo kung hindi mo yan ipagkakatiwala sa Diyos. Dahil ang tanging garantiya ho na mapapaayos ang atin pong buhay ay kung tayo ay nagtitiwala sa Diyos na higit nakakaalam kung ano talaga ang nakakabuti sa ating lahat na narito. Basahin nun natin itong last verse, Mark 11:24. Para maranasan nun natin ang katugunan nun ng Diyos sa atin ng panalangin, then we need to understand what Mark says in this verse. Sabi ho dyan, kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ho ninyo sa panalangin. Ito ho, manalig kayong natanggap na ninyo iyon at matatanggap nga ninyo. Tandaan ho natin itong tatlong words na to. Sa English ho natin ilagay ho yan. New King James. Sabi dyan, therefore I say to you, whatever things you ask when you pray, believe, and you will receive them, and you will have them. Tatlo ang tandaan ho natin dyan. Pray, believe, and receive. Ganun ho lagi ang sequence ho niyan. Pray, believe what you pray. And because you believe what you prayed for sure, you will receive. Ngayon, gusto mo ba na maging maayos ang buhay ng anak mo para hindi ho ito mapariwara? Believe, pray, believe, and trust God for the answers. Gusto mo bang makaahon sa kahirapan, sa mga pagkakautang? Gusto mo ba na bigyan ka ng Diyos na mamanage mo ng mabuti ang iyong mga finances? The first thing that you need to do is to pray. Then believe that God can do what God can do to you, and I assure you, you will receive them. Nagpipray ka ba na magkaroon ho ng trabahong mas mataas ang kikitain mo? Pray that to God. Pinagpipray mo bang mabago
at kumilala na kay Lord ang asawa, ang anak mo, o ang iba pong, o ang mga magulang mo, the first thing that you need to do is to pray and believe. Nagpipray ka bang kailangan mo nang gumaling sa sakit at karamdaman na naranasan mo? The first that you need to do is to pray and believe God about healing. And do you want to experience the power of God working in the impossible situations of your life? The best thing for you to do to experience God is to pray. And do you want to experience God right now in your life? The Word of God says, pray. Therefore, I say to you, whatever things you ask when you pray, believe that you will receive them and you will have them. Sa mga first-timers na narito, the first thing that you need to do para ang prayer mo ay sasagutin ho ng Panginoon is to come to God, ipagkatiwala mo sa Diyos ang iyong buhay. At ang tanging maitulong ko sa inyo para ho dito ay ang ilid kayo sa isang panalangin ng paglapit kay Jesus Kristo. Pagsisihan mo ang iyong kasalanan, dahil ang kasalanan ho natin ang umadlang kung bakit hindi natin naranasan ang tulong ho ng Diyos. Tanggapin natin si Jesus bilang sariling Panginoon at tagapagligtas ng atin hong mga buhay. Sundan mo ang maikling panalangin na ito. Salamat po, Panginoon. Ama, sa umaga na to, sundan mo ang panalangin na ito. Sa pangalan po ni Jesus, lumalapit ako sa iyo. Panginoon, gusto ko pong maayos ang buhay ko. Sa oras na ito, binubuksan ko ang aking puso. Tinatanggap kita bilang sariling Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Salamat sa kaligtasan na natamo ko at mararanasan ko mula sa oras na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.